Ang Jupiter ay talagang napakalaki at nakakatakot na planeta. At sa kabila ng napakaraming pag-aaral na isinagawa dito sa loob ng maraming siglo, sa nakalipas na 50 taon, ay hindi na may kakaila na marami pa itong tinatagong sekreto na hindi palubos na nauunawaan ng mga siyentipiko hanggang ngayon. Tiyak kong magugulat ka pag nalaman mong meron itong tatlong pole at bukod sa Great Red Spot, ay meron din itong Great Cold Spot na hindi mo pa nakita noon. Kaya naman hinihikayat kitang tapusin mo ang video at sama-sama nating ibunyag ang dark secrets ng Jupiter. Ang Jupiter na pinakamalaking planeta sa ating solar system ay nakuha ang atensyon at imahinasyon ng mga astronomers at space enthusiasts sa loob ng maraming siglo. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa Great Red Spot ng Jupiter bilang isang dambuhalang bagyo na umiiral sa loob ng daan-daang taon. Sa katunayan ay kasya ang tatlong Earth sa laki ng bagyong ito at kung sakaling magkakaroon ng ganito kalakas na bagyo sa ating mundo ay malamang na mabura ang ating planeta. Subalit hindi lang ito nag-iisa dahil kamakailan lang ay nadiskubre ng mga siyentipiko ang isa pang napakalaking bagyo at kanila itong tinawag na The Great Cold Spot. Halos sinlaki din ito ng Great Red Spot at ito rin ang pinakamalamig na lugar sa mga ulap ng Jupiter na may 200 degrees Celsius na mas malamig kumpara sa paligid nito. Kaya naman hindi naiwasan ng ilan na magtanong kung paano nakaligtaan ang ganito kalaking bagyo gayong napakaraming space probe na ang ipinadala sa Jupiter. Ayon sa ilang mga eksperto ay posibleng hindi ito napagtuunan ng pansin dahil masyadong nakapokus ang mga siyentipiko sa umiikot na ulap ng Jupiter at hindi rin tumingin ng malapitan sa mga pole ng Jupiter kung saan naroroon mismo ang Great Cold Spot. Dahil kung tutuusin ay imposible nga namang hindi mapansin ang isang bagyo na halos katumbas ng tatlong Earth ang laki. Subalit ayon naman sa mga siyentipiko na ang tunay na dahilan kung bakit hindi ito ganoon kadaling makita ay dahil nakatago ito sa Jupiter's aurora. Oo, ito ay parehong uri ng phenomenon tulad ng Earth's Northern Lights pero ang kaibahan lang ay masyado itong malakas kung ikukumpara sa ating mundo. Bukod pa dyan, di tulad ng Great Red Spot na hindi pa bago-bago ng kondisyon ay kakaiba naman ang Great Cold Spot dahil bukod sa patuloy na lumalaki at lumiliit ay mabilis ding nagbabago ang hugis nito sa loob ng ilang linggo o araw. Kung kaya't ang mga siyentipiko ay hindi pa rin ganap na nauunawaan kung paano ito nabuo, di tulad ng Great Red Spot na pinalakas ng mga umiikot na gas sa Jupiter. Posible nga kaya na nabuo ito dahil sa mga auroras ng Jupiter. Lingit sa kaalaman ng iba kung sa ating mundo ang mga auroras o mas kilala sa tawag na polar lights or northern lights ay nagmumula sa solar wind ng araw. Sa Jupiter naman ay lumilitaw ang mga ito dahil sa mga charged particles sa loob ng magnetosphere nito. At karamihan sa mga particle na ito ay mula sa isang buwan, ang Io. Kung ganun ay marahil na libong taon na mas matanda ang Great Cold Spot kaysa sa Great Red Spot kung totoong ito ay nabuo sa pamamagitan ng auroras. At heto pa, bukod sa Great Cold Spot ay natuklasan din ng mga siyentipiko ang isang dark vortex na tinawag nilang The Great Abyss. Sa ngayon isa ito sa discovery na pinagdedebatihan ng mga scientists dahil gaya nga ng nabanggit ko kanina ay 9 na probes na ang naipadala sa higanting planetang ito mula sa Pioneer 10, ang unang spacecraft na lumipad patungong Jupiter noong 1973 hanggang Juno, ang pinakabagong space probe na gumawa ng malalim na pag-aaral ng planeta. Sa katunayan ay 20 times na nagpaikot-ikot ang Juno bago nito mapansin at makunan ang madilim na sentro ng Great Abyss at hanggang ngayon ay hindi palubos na nalalaman ng mga siyentipiko kung ano talaga ang itim na butas na ito at kung paano ito nabuo. May ilang teorya ang nagsasabi na posibleng ito ang Jupiter's Great Black Hole dahil sa mga unang araw ng ating solar system, ang Jupiter ay isa sa mga unang planeta na nabuo at hinihigop nito ang ibang mga planetesimal dahil sa napakalakas ng magnetosphere nito. Ang mga planetesimal ay maliliit na celestial bodies na nabubuo sa mga unang yugto ng pagbuo ng planeta
na may ilang kilometro hanggang daan-daang kilometro ang laki. Ang mga planetesimal ay binubuo ng mga solidong materyales tulad ng bato, metal at yelo, at ang kanilang pagbuo ay isang malaking hakbang sa proseso ng pagbuo ng planeta na kilala bilang accretion. Bukod pa dyan ay walang iba pang planeta sa solar system ang kayang pumantay o lampasan ang napakalakas na magnetosphere ng Jupiter. Heto pa, nagtataglay din ang gas giant na ito ng tatlong magnetic poles na matatagpuan sa North Pole, South Pole at ang ikatlo ay located malapit sa equator ng Jupiter na natuklasan kamakailan lamang ng Juno at tinawag na Great Blue Spot. Sa ngayon ay patuloy pa rin sa pagsasaliksik ang mga siyentipiko patungkol sa iba't ibang lihim na itinatago ng Jupiter at sa mga buwan nito. Ano't ano pa man ay hindi ba't mas mainam kung ating pagtutuunan ng pansin ang mga suliranin ng ating planeta tulad ng kahirapan at tagutom. At marahil sa hinaharap sa tulong ng mas advanced na teknolohiya ay mas mabibigyan ng linaw ang mga nadiskubre ng mga siyentipiko sa higanteng planetang ito. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.